Hello guys, good afternoon, good day. This is Megan Jason. Welcome to my channel in depth. At yun nga guys, andito po tayo para pag-usapan ang BNB Heroes. Okay guys, yun nga, na-discuss ko na po ito noong nakaraan pero wala pa po kasi yung CA. So ngayon kung meron na, try po natin siya silipin at tingnan kung okay nga ba mag-invest nga po dito. Dahil yun nga po talaga yung ginagawa po sa channel po natin, ang mag-check nga po talaga ng contract. Okay, so ang BNB Heroes nga po, kung makikita po natin sa pinaka-website niya, is nag-improve na po siya nung una po nating silip po sa pinaka-website. Kita po natin, wala po kasi totoong nakaraan, pero ngayon po meron na po sila. Tapos, yun nga, kung ang sa mga hindi po nakakaalam, ang BNB Heroes nga po is isang laro na kung saan save po sila ng Yotaria, tapos yung reward po natin dito is BNB agad. Okay? So, hindi po token ang makukuha po nating reward, pero BNB po agad. Tapos, meron po silang tinatawag na Oracle. At sa mga hindi po nakakaalam ulit, ang Oracle po is binabalance na po yung entry fee po natin sa isang laro na ma-maintain po yun sa certain specific amount. For example po, laging $100 yung pag-entry natin. So, yung cost po ng pag-entry po natin sa game, same po yun. At ganun din po yung mangyayari po sa reward. Okay? So, naka-Oracle din po ang reward. So, kung ang common po is nag-earn po ng 300, kahit po na bumaba at tumaas po yung token, 300 pa din po yun. Same po sa pag-mint po ng character. Same pa din po yung price. Yun po yung meaning po ng Oracle. At hindi po lahat po ng may Oracle is successful. Una po ang example is yung CryptoBlaze dahil nag-fail po sila. At pangalawa naman po is yung MGPX. May Oracle po sila. Pero yun nga guys, kung titignan po natin yung Oracle, pababa ng pababa po ngayon yung ang MGPX dahil may mga maling decision po yung ginawa ng mga dev. So at the end of the day po, nakadepende po yung Oracle kung paano po i-implement at kung ano po yung pinaka kung ano yung pinaka game mismo, kung kaya niya ba ma-sustain yung game at yung pinaka economy niya. Okay? So, yun po yun. Pero yun nga, pag-usapan po natin ang BNB Heroes. At yun nga, makikita po natin, ito po yung pinaka-stronghold 1 to stronghold 4 na kung saan mag-a-upgrade po tayo ng town para po mapalakas yung ating character, para maka-attack at ganon. Tapos kung titingnan po natin, meron po silang comprehensive token distribution na kung saan andito nga po, BNB nga po yung pinaka-reward. Tapos may plan po silang ma-CEX, ma-centralized exchange. Tapos ang slippage po natin is 12.15. Medyo malaki guys, pero okay po yun para hindi po mapasok agad ng mga trader. Tapos yung mayroon silang anti-whale guys na may ang max transaction po natin is 200 BNBH. So okay po to kasi hindi po mapapasok ng whale yung pinaka-game. Kaya kung titingnan nga po natin, hindi ganun kataas yung pump ng token po dito. Okay, kasi nga meron tayong max transaction nga po. Tapos aside po doon, meron din pong slippage fee. Okay, so medyo nahihirapan po sila mag-scalp po dito po sa token po na to. Tapos yun nga, meron po silang audit at i-discuss po natin yan mamaya. Okay, so yun nga, meron po silang mga partner na, dito po yung mga partner as usual, Binance, BSD, Daily, BSC News, PancakeSwap, tas Chainlink, tas itong iba hindi ko po ito nasilip, pero yun nga guys, ito lang po yung nakita po natin sa pinaka-website, at yun nga, hindi pa din po docs yung team, at ang roadmap po, andito na po tayo sa November 14, 15, at inaantay na lang po natin na malis sila sa CoinGecko at sa CoinMarketCap. After po nun, ang next na po nun is yun nga, marketing na po sila. Tapos, implement na yung idle jobs per character, tapos early animation, tapos story chapter, and so on and so forth. Okay, so hindi natin discuss guys yung Q1 at yung Q2. Okay, so yun lang po yung nakita po natin sa pinaka-website. At yun nga, unahin na po natin kaagad yung pinaka-Twitter po nila. Sa Twitter nila guys, dun po makikita lahat ng update. At yun nga, makikita po natin na na-hit na po nila yung $1 million. Actually, kung titingnan po natin yung reward pool, 1.6 na po halos yung reward pool, $1.6 million. Ganun na po kalaki yung pinaka-reward pool po dito. So, at least po, medyo malaki na po ito at tingnan po natin mamaya, okay? So, yun nga, makikita po natin dito lahat ng update at medyo lumaki na din po yung community nila from actually, konti lang ito nung nakaan, pero ngayon 16.2k followers niya. So, follow po kayo dito kung gusto nyo po ng update po sa game po na to. Tapos, yun nga, silipin na po natin yung pinaka-contract mismo. Okay. So, dito muna tayo guys, magsimula sa Pucoin. Andito na po tayo at kung makikita po nyo, meron po ako 156 token lang. 1,000 lang yan guys, pero yun nga, na medyo nag, ano na po ako,
parang nakagain ako kahit papaano na dito, pero hindi ko pa pinupull out. So antayin ko pa na tumaas to kasi may possibility na tumaas po ito pag nalist po sa CoinGecko or sa CMC. So chance lang po yun, guys. So kayo po bahala if gusto niyo pa mag-invest dito or not. Pero nag-hold lang po ako ng token at hindi po ako bumili ng pinaka NFT po dito. Okay? So yun nga, so ito na po yung movement ng coin. Tapos kung titingnan po natin, at nag-load po kasi, ayan, nalobat po kasi ako kanina. So hindi po agad nag-load yung ating pinaka website. Ito po, makikita po natin, meron po silang max transaction nga. Tapos kung titingnan po natin, dito sa ating ETH converter, 200k nga po yung sinasabi nilang max transaction, okay? So yun po yung nakita po natin sa website dito. At implemented naman po talaga na 200k ang maximum transaction nila. Okay, so at least po doon, consistent po siya sa part po na yun, okay? Tapos kung titingnan po natin sa pinaka-code, verified contract source naman po ito. Tapos tingnan naman po natin yung pinaka-holder. Sa holder nila, guys, hindi po nakalock ang 19% at 9% tapos 4%. Actually, kung titingnan po ito sa tokenomics, makikita po natin yun doon. Okay, so hindi ko na po yung didiscuss. Pero yun nga, ito pong part po na to is hindi pa po nakalock. Okay, dito po yun sa pinaka-holder po ng BNBH. Okay, so dumako naman po tayo, guys, sa pinaka-dev wallet checker. Okay, sa dev wallet checker natin, guys, is naglo-load pa. Pero yun nga, kung titingnan po natin dito, madami na pong transaction yung ginawa ng ating dev. At nagsisend po siya ng mga coins sa certain wallet. At yun nga, alam po natin na dito po sa project po na to, meron po silang certain bot na nagsisell po ng token para ma-replenish po yung ating reward pool. Kasi nga, syempre, hiwalay po yung reward pool po natin na contract. So, actually, hindi ko makita dito yung specific, pero ganun po yung ginagawa po ng pinaka-contract, nagsisell po ng token. Tapos kung titingnan po natin dito, aside po dun, nagsisell din po yung wallet po ng token kahit papaano. Yan. Yan po yung nakita po natin. Okay? So, yun po. So, dumako po tayo ngayon naman sa pinaka-pancake swap. Sa pancake swap naman po, ang pinaka-liquidity pool po niya, kung titingnan po natin dito, meron po siyang tatlong LP. Pero ang sinilip na lang po natin is ito, kasi ito pong dalawa is hindi po ito nakalock. Okay? So, yun po. So, silipin po natin itong pinaka-una at makikita po natin na nakalock naman po ito ng 95%. At good po yun. Tapos, kung titingnan po natin sa BS Check EU, nakalock po talaga siya dito. Okay naman po yung LP. So in terms of LP, okay po siya. At sa token sniffer, makikita po natin 95% nga po is nakalock. Tapos nakikita na po natin dito kung hanggang kailan po nakalock. Hanggang August 11, 2024. Okay? So yun po yung lock period ng ating LP. Ito. Okay? So balik po tayo sa BS Check EU. Sa BS Check EU, 12% daw ang ating slippage fee. Medyo malaki, guys. Meron na po tayong 9,000 holders. 9,000 holders, guys, sa kalalabas pa lang po ng token. Tapos yun nga, hindi pa po renounce yung ownership. So kaya pa po nila ma-move yung mga liquidity, yung mga token, yung mga ganun. Kaya pa po nila yun ma-move dahil hindi pa po renounce yung ownership. Tapos kung titingnan po natin, ang dev nga po is meron 14% pong hawak. Pero feeling ko, ito po yung unang BNBH. Kasi dalawa po yung BNBH eh. Ito feeling ko ito yung unang BNBH, so silipin po natin mamaya. At ito naman po, makikita po natin na didetect po dito yung 9% at 19.7% po na nakikita po natin sa pinaka-contract natin. Ito, kikita po siya dito. Okay, so balik tayo, guys, sa BS Check EU. Kasi sabi ko po, diba, mayroon silang hawak ng dev token na 14.01%. Hindi ko sure, guys, kung ito yung lumang BNBH. Pero yun nga, kung titingnan po natin yung pinaka audit po nila na ginawa po ng TechRate. TechRate po yung gumawa po ng audit. Yan po, makikita po natin dito yung capability po ng ating pinaka pinaka contract, okay? So ang capability po ng contract is kaya po niya mag-change ng BNB pool address, okay? Kaya niya mag-swap ng cooldown time, mag-stop ng pre-sale, mag-exclude ng gas fee. At yun nga, kaya niya mapalitan yung max transaction amount, di ba yung 200k, kaya niya yung palitan. Tapos kaya niya, BNB hero address can withdraw BNB. So kaya po nila mag-withdraw ng BNB. Okay, doon sa BNB pool. Di ako sure kung sa BNB pool ito, pero kaya po yun nila maka-withdraw. Tapos ang pinakalas po, kaya po nila ma-unlock and unlock yung pinaka-contract. Di ba pag nag-renounce po sila, kaya po nila yun i-on and off.
Tapos pag nag-renounce sila, kaya nila yung ma-take back ulit. Okay? So kaya nila mabawi kahit na ma-renounce po yung ownership. At tama naman po yun dahil sa pag-check po natin sa quick audit, sinabi din po dito na, Rag, dev can make fake renounce to regain ownership in set amount of time. So yun po yung sinabi po ng quick audit at wala na pong nakitang kakaiba. Yun lang po talaga. Okay? At yun nga, na-discuss naman po ito doon sa pinaka-audit po nila na sinasabi na kaya nga po nila ma-renounce pero pwede nilang makuha ulit yung contract by mayroon lang function na ginagamit. Okay? So yun po yun. Pero hindi po yun yung sinasabi po natin. Ito po yung pinaka nakita po natin. Okay? So ito po kasi yung in-audit ng tech rate. Ito po yung sa BNB pool. Tapos ito naman po yung contract. Kung titingnan po natin itong isa, yung 665, ito po yung unang, ito po yung unang contract. Yan. DB5. Okay? Tapos kung titingnan po natin, yan. Ito yung contract na luma. Makikita po natin na wala po itong value. Ito po yung in-audit mismo ng tech rate. Okay? So, hindi po ito yung ginagamit ngayon nila dahil iba na po yung holder. Tapos, meron lang pong isang holder siya. Di ko alam kung ito yun. Pero masyadong malaki. Pero anyway, feeling ko, hindi lang isang token, hindi lang isang revise yung ginawa nila sa token. Feeling ko lang yun, guys, ha? At yun po, ito po yung nakita po natin. Okay? So, yun po. Tapos, ito naman po yung reward pool nila. Ito po yung sinasabing may nagsisell nga pong bot. Actually, madami po kasi nakapansin na may certain amount na sinisell po yung pinaka isang wallet na nagsisell po ng bot. Isang wallet na nagsisell po ng token. Pero ang explanation po nila is yun po yung wallet na nagre-replenish nga po sa reward pool. Okay? Malapit na po siyang mag $1.7 million. Okay? So, konti na lang. Pero na-stop na po yung pag-sell po ng bot ngayon. Kung titingnan po natin, na-stop po siya ng 1 hour ago. Kaya kung titingnan po natin sa price po ng ating pinaka-token, hindi po siya nagda-dump na. Okay? Hindi po siya nagda-dump kasi nga nag-stop na po yung selling. Okay? So, in-stop nila muna, guys. Dahil yun nga, na-reach na po sila siguro nila yung need nilang threshold for today para po meron na pong reward pool yung ating mga player. Okay? So, yun po yun. So, kaya po nila matoggle on and off po yung bot po na yun at na nagsisell ng token. Okay? So, yun po yun. Okay. So, dumako ulit tayo, guys, sa pinaka-token sniffer. Makikita po natin. May mga nag-report na po dito ng mga community reports na po ito. Pero nga, at least po, may konting warning po tayo mula sa people, sa mga tao. Pero kung titingnan po natin dito, buy and sell nga po is 12%. So, medyo malaki talaga, guys. Malaki talaga. So, hindi po talaga may i-scalp po yung pinaka- token po natin masyado dahil need nyo po ng around 24% profit before ka makalabas. Okay? At medyo mahirap na po yun ngayon dahil medyo mataas na po yung token po natin. Pero yun nga, sinasabi po dito ownership is not renounced. Pero yun nga guys, nakita po natin sa quick audit na kaya po nila ma-unlock pa po ulit yung pinaka-contract pag ni-renounce po niya. At kung titingnan po natin, okay, yung LP, ang holder lang talaga guys, yung 19.1%, yun po yun. Need po natin lang, kung ma-lock po to, okay na po yun. Pero yun, antay na lang po natin sa future. At kung titingnan po natin, yun lang naman guys, okay? Okay, so dumako na po tayo sa pinaka-last na po, ang pinaka-website, pinaka-in-game na po talaga, yung game na po talaga ng BNB Heroes. Gitbok pala to. Ito lang. Ito na po yung interface na po ng game. So, kung titignan po natin, meron nga po ako 156 BNBH. Tapos, ito na po yung interface, okay? So, wala po akong NFT po dito, guys. So, hindi ko po kayo mapapakitaan. Pero, watch po kayo ng videos ni Sir Loran. Makikita nyo po doon na andun po yung actual earnings. Pero yun nga, nalaman po natin na sa Telegram po, pinababaan na po nila yung pinaka-reward. Alam ko parang around 300 ata per palo. Pero yun nga, ngayon parang 178 na lang per palo. Not sure, pero kung titingnan po natin dito sa fight, makikita po natin yung estimate pong BNB po na makukuha po natin. Ayan. At ang nakita ko pong pinakamataas is 0.6 BNB, pero yung risk po nun is mataas din po. Okay? 51% yung success rate, so medyo mataas. Okay?
So yun po yun. So yun lang guys, I think na-share ko na lahat at yun nga kung explore nyo na lang po itong game at yun nga meron dito po sa mga upgrade kaya niya pong palakasin or para mapabilis yung stamina nyo, yung damage nyo, yung rewards nyo makukuha, kaya niya po yung gawin pero wala pa po akong makitang burning mechanism po sa token. Tapos yun nga meron na po silang marketplace pero hindi ako sure guys kung kaya na makabili po dito at kung gusto nyo pong magbumili po dito kayo na po bahala at ano pa ba? Siguro yun lang siguro. At yun nga guys, follow nyo po yung pinaka-telegram nila dahil dun nyo po talaga makikita po yung update. At dun ko nga po nalaman na pinababaan nga po nila yung pinaka-reward. Tapos tinaasan nila yung minting ng NFT. Tapos yun nga, dun natin nalaman na may bot sila na yun yung nagre-replenish ng reward. So follow nyo lang po yung telegram po para may update po kayo sa mga ganito. Okay? So yun lang guys, sana may na-share ako sa inyo. Salamat! Bye-bye!